And also, all of the foreigners out there in the Philippines, please don't make us harassed. Please don't make us embarrassed because you are not in your territory. You are in our territory. Ang pagpapatawad minsan ang siyang naging dahilan upang magkasundo at hindi na po magtuloy-tuloy sa kaso ang magkabilang panig dahil sa salitang pagpatawad. Pero mga kachong, ito po ay ating aabangan ngayon na pangyayari tungkol dito kay Board Member Abigail Alunte at sa complainant na mag-asawang Del Rosario. So what's up mga kachong, kumusta po kayo at nawa po'y nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon mga kachong habang nanonood po sa video ito. At kung sino po mga bago sa aking channel mga kachong, ay huwag po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share po mga kachong sa aking mga video. At huwag pong kalimutang pindutin ang notification bell para po kayo updated sa aking mga ina-upload na video sa aking channel. So ayun mga kachong, may mga daming tanong talaga ng ating mga netizens mga kachong, kung ano ba talaga ang magiging kaso ng board member ng Laguna na si Abigail Alunte mga kachong, at sa kanyang boyfriend na isang Jordanian na ang lakas loob talagang mangharas ng ating mga kapwa Pilipino mga kachong. So ito po ang sagot sa mga katanungan mga kachong. Si board member Abigail Alunte po ay nagkasundo na sana ito eh, yung magkabilang panig eh. Kaso lang nga, nung nandun na sila sa police station, nung naghingi daw ng pasensya, naghingi ng sorry ang board member po, ay parang hindi po nila nakita yung sinsiridad. Eh, ganun naman talaga sa atin mga kasyong pag nasa pwesto ka, nasa power ka, maghingi ka man ng paumanhin, maghingi ka man ng sorry, ito hindi pa rin sapat upang makita natin ang kanilang sinsiridad sapagkat sila po eh, pinaano po nila, pinakikita po nila ang kanilang kapangyarihan. Hindi po ba? Pero sa ganitong sitwasyon mga kachong ay atin pong malalaman sa darating na mga episode sa programa ni Sir Idol Raffy Tulfo kung ano ba talaga ang magiging hatol sa board member na ito. Pero sa ngayon, may mga kaso po itong board member na ito po'y maging dahilan upang ito po'y matanggal sa kanyang posisyon mga kachong. So ano nga pa ang kanyang mga magiging kaso mga kachong? Unang-una po ito pong yung grave misconduct. So ano po ito? Itong grave misconduct, ito po yung magiging kaso na ihatol sa kanya sapagkat siya po ay nakisawsaw sa pagbubugbog ng mag-asawa mga kasyong. So, dahil dun, dahil instead na siya po ay magpayo sa kanyang boyfriend, sa pamilya na kanyang boyfriend upang huwag ituloy yung pangbubugbog, ay nakisawsaw po ito. So, ito, isa na po ito sa mga grounds upang siya po ay makakasuhan ng grave misconduct. Ano po yung pangalawa? Pangalawa po mga kachong, ito po yung tinatawag nating abuse of authority. So hindi po dapat yung pagdala niya ng sasakyan ng gobyerno ay hindi po dapat lalagpas sa mga oras ng madaling araw mga kachong. Dapat alasin po lang po yun. Except kung meron po talagang emergency na ginagawa na may kaugnayan sa pagservisyo ng ating gobyerno mga kachong. So, abuse of authority, ito po'y nilakastangan po niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang official ng ating gobyerno. So, isang grounds na po yun mga kachong. So, dito naman tayo kay Hasan Rusyan mga kachong. Ano po yung magiging kaso niya? Unang-una yung pangbububog po niya sa kapwa natin at doon po mismo nangyari sa bansa at sa lupa natin mga kachong. Unang-unang grounds po ng kaso niya, ito pong tinatawag na undesirable of being an alien. So, ibig sabihin po, dapat hindi na po ito makabalik sa bansa natin at hindi na ito ni kailan makaapak sa ating lupang sinilangan mga kasyong. So, pangalawa po, ano po yung maging kaso itong Hasan Rusyan na to? Ito po yung unbecoming of an alien mga kasyong. So, dapat face out na yung pangmukha talaga yung Hasan na to sa ating bansa at hindi na talaga ito makabalik. Yung pangatlo po mga kasyong, ito po yung tinatawag nating criminal dahilan sa pagmumugbog po niya mga kasyong sa ating kababayan, sa ating kapwa Pilipino mga kasyong, na mismo dyan nangyari sa ating lupa mga kasyong sa bansang Pilipinas. So ayun, sabi ko nga sa nakaraang mga episode ng aking video na kung tayo na sa bansa nila,
kung kami nasa ibang bansa dito, kami po yung sumusunod sa mga batas nila sapagkat alam po namin na po kami po ay lalabag sa kanilang mga batas. Kami po, yung makakulong at makakasuhan at manideport po mga kadyo. So sa kanila, ising-isi lang sa kanila ng manakit ng kapwa natin, mangduduro, marami po ito. So ito po yung leksyon po sa lahat ng mga alien o mga foreigners na pumupunta sa ating bansa. Nawa po eh, huwag po niyo po sila mangharas sa bansa natin sapagkat napakalaking insulto po sa atin ito nung yuyurakan ka sa bansa, sariling bansa natin, di ba? So yun na, yung dapat itong Jordanian na to ay madideport to. At sabi nga ni Idol Rafi to po, bago to madideport ay dapat dun muna to sa detention cell ng ating Bureau of Immigration, paglusahan niya ang kanyang mga pinagagawa, ang kanyang ugaling parang aso upang hindi na po ito maparisan pa ng ibang mga foreigner o mga kadyong. So to all of the foreigners out there in the Philippines, please don't make us harassed, please don't make us embarrassed because you are not in your territory, you are in our territory. So it is a lesson for you, for all of you, that no one is above the law. So that's all mga kadyong. Yun lang po ang aking reaction sa magiging part 5 ng episode ng programa ni Sir Idol Rafi. At sa iyo Idol Rafi, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo na tutulungan Idol. At isa ka pong talagang anghel na dinadala ng ating mahal na Panginoon ito sa bansang, sa lupang ito upang pong tumulong sa mga inaapi at sa mga wala pong talagang kapira-pira, mga pobreng, mga mamayang Pilipino. Sir Idol Rafi, maraming salamat po. At sa inyo po mga katsyong, sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa patuloy na suporta. At yan po ang nagbigay sa akin ng lakas upang ako po'y patuloy na magawa ng mga reaction sa mga pangyayari ng ating bansang Pilipinas. At yun lang po mga katsyong, maraming salamat sa pagsubaybay at mabuhay po kayo.